Mga minamahal ko mga kapatid, sa araw na ito ay ginugunita natin si ang santong si San Francisco de Sales. Ano po? Siya po ang isang doktor at pantas ng ating simbahan. At sa ating pong ebanghelyo, napakinggan po natin ay ang pagpapalayas ni Jesus sa mga demonyo. Ngunit, ano ba ang naging reaksyon ng mga tao? Ano ang naging reaksyon ng mga guro ng batas? Sabi nila, siya inaalihan ni Bilsibul, na sumasa kanya si Bilsibul, at sa tulong ng pinuno ng mga demonyo, siya'y nagpapalayas sa mga ito. Kaya isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa. Nagpapakita ng kahalagahan ng pakikipag-isa. Na kung may pagkakahati-hati ang isang kaharian, hindi na makakatayo ang kahariang iyon. At kung may sambayan ng nagkakahati-hati, hindi na makakatayo ang sambahayang iyon. At kung si Satanas ay lumalaban sa kanyang sarili at magkakahati-hati, hindi na siya makakatayo, kundi malapit na ang wakas niya. At kung tayong mga mananampalataya ay patuloy na susuway sa kalooban ng Diyos, kapag tatanggi na makiisa sa Kanya, kapag patuloy nating pinabubuloanan ang Kanyang mga turo, nasa panganib na ang ating buhay at ang ating kaluluwa. Sapagkat tinatanggihan na natin ang biyaya ng kaligtasan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ang David ng bagong tipan, He is our shepherd, our commander, who gave us the opportunity to have a share in the divine life. Ito po yung sinasabing kasalanan laban sa Espiritu Santo. Hindi lamang ito salita, kundi pagtanggi sa kaligtasang ibinibigay ng Diyos sa atin. Ibigay na ng Diyos yung sa atin yung kaligtasan, pinagkalooban na tayo ng kaligtasan ng ating Panginoon, pero atin pa rin itong tinatanggihan. Sabi nga po ni Pope St. John Paul II, "This blasphemy against the Holy Spirit does not properly consist in offending the Holy Spirit in words. It consists rather in the refusal to accept the salvation which God offers to man through the Holy Spirit working through the power of the cross." Paano kaya natin pinapahalagahang itong pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Jesus? Nais pa ba kaya nating maligtas? Ang ating buhay ba ay paghahanda natin para sa ating buhay sa kabila, para sa ating kaligtasan? O namumuhay lamang tayo ayon sa ating kagustuhan? Ang pamumuhay sa kasalanan ay pagtanggi natin sa biyaya ng pagliligtas na ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Mga kapatid, huwag tayong mawawalan ng pag-asang magbago. May mga tao na, ay ganito na talaga ako, wala ng pag-asa. Hanggang pagtanda ko, ganito na lang ako. Ayaw nang baguhin ang sarili. Kung sinasabi ng ibang taong, siya ay mataray, siya ay masungit. Ganito talaga ako, masungit talaga ako.
chismoso, chismosa, ito na talaga ako. Huwag tayong mapagod at huwag mawawala ng pag-asa na kaya nating magbago. Huwag tayong masasanay na mamuhay sa kasalanan, sikapin nating magbago. Naghihintay sa atin ang ating Panginoon at hindi siya mapapagod sa atin. Because there are no limits to the mercy of God. Walang hanggan ang pagpapatawad ng Diyos sapagkat ang nais ng ating Panginoon ay makiisa tayo sa Kanya. Kung nahihirapan tayong magbago, kailangan nating magkaroon ng pagtiyaga. Unti-unti lang. Huwag susuko. At lagi tayong hihingi sa Panginoon ng lakas, ng biyaya para tayo ay makapagbago. Sabi nga po ni San Francisco de Sales, ang santong ginugunita natin sa araw na ito, "Have patience with all things, but first of all, with yourself." Have patience with all things, but first of all, with yourself. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon.